Let's begin now. Sino nga ba ang hindi makaka-feel ng Pasko pag narinig at nakita na natin si Jose Marichan? My idea of a perfect Christmas is to spend it with you. Na naging simbolo na ng pinakaabangan at pinakamahalagang okasyon sa bansa. Sa buong mundo, Pilipinas ang may pinakamahabang selebrasyon nito. Nagsisimula sa unang araw ng September at nagtatapos ng King's Day. Bukod sa mga kanta ni Jose Marichan, damdam din natin na parating na ang Kapaskuhan sa mga kumukuti-kutitap. At sikat ni Gawang Pinoy, ang Parol, na ginawa ni Francisco Estanislao noong 1908. Nagsilbing ilaw ito noon sa daan ng mga nagsisimbang gabi, na magpahanggang sa kasalukuyan ay simbolo na rin ng Pinoy na Pinoy na Kapaskuhan. Idagdag na rin natin ang Belen. Ang Belen ay isang Spanish word na ang ibig sabihin ay Bethlehem, ang lugar kung saan isinilang si Jesus. Nilikha ito ng isang Italianong fraile na si Francisco Assisi noong 1223 na siyang nagpakilala ng Belen sa mga Kastila at naging daan na rin para makilala sa Pilipinas. Ang Simbang Gabi o Misa de Gallo ay nagsimula naman noong 1700s sa panahon na nasasakop pa ang Pilipinas ng mga Kastila. Naging daan ito ng mga paring sumakop sa atin para ipakilala at ikalat ang Catholicism sa Pilipinas. Bakit nga ba ginawa ito na madaling araw? Isa sa mga dahilan nito ay ang mga Pilipinong magsasaka noon na walang panahon at pagkakataong makapagsimba. Dahil sa nakasanayan na nila noon na magtrabaho sa bukid bago magmukhang liwayway para makaiwas sa tarik at init ng araw tuwing hapon. Maaga rin silang nagpapahinga sa gabi para maagang gumising at makadalo sa misa bago magsimula sa bukid. Magsisimula ang misa ng alas 3 ng madaling araw at tinatapos naman nila ito sa salo-salo ng almusal na puto bumbong, bibingka at mainit na kape na karaniwang makikita at itinitinda sa labas mismo ng simbahan. Hanggang sa ngayon, dala pa rin nating mga Pinoy ang tradisyon na ito, lalo na ng mga deboto na naniniwala na kapag wala silang nakaligtaan na misa, ay matutupad ang kanilang hinihiling sa Kapaskuhan. Nagsisimula ito ng December 16 hanggang December 24. Noche Buena, ang Spanish word na ang ibig sabihin ay Night of Goodness. Ito ay nagsimula noong itinilaga ng mga paring Kastila na mag-fasting ang mga nagsisimba until Christmas morning. At dahil madalas na nakakaramdam ng gutom ang mga nagsisimba pagtapos ng Midnight Mass at hindi sila pwedeng kumain kinaumagahan, naisipan nilang kumain bago sila matulog. At simula noon, naging tradisyon na ng mga Pilipino ang Noche Buena. Ilan sa pinakasikat na handa noon at tradisyon na rin nating mga Pinoy ang hamon, embutido at queso de bola na tipikal na pagkain ng mga Kastila. Sadyang ang napakasayang magdiwang ng Pasko sa Pilipinas, lalo na't natural sa ating mga Pinoy ang pagiging masayahin at laging inuuna ang pamilya. Ano-ano man ang nakagisna nating tradisyon, huwag sana nating kalimutan kung bakit tayo nagdiriwang. Ang pagsilang ni Jesus para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Diba kahit hindi Pasko, patuloy tayong magmahalan, magbigayan at magpatawaran. At pagtapos ng Pasko, isa rin sa pinakaabangan nating masayang pagdiriwang ay ang pagsalubong natin sa bagong taon. Kaya naman, naghanda rin kami ng ilang mga nakasanayan nating tradisyon o pamahiin pagsapit ng bagong taon. Number 1. Kakanin. Ang pagkain o paghahanda raw ng mga malalagkit na pagkain katulad ng biko at suman ay pinaniniwala ang nagpapatibay at nagpapatatag ng samahan ng buong pamilya. Number 2. Pansit. Isa sa naging impluwensya sa atin ng mga Chinese ang pagluluto at paghahanda nito kapag New Year o kahit may birthday. Ang pampalong life daw.
Number 3. 12 bilog na prutas. Ayon sa paniniwala ng marami, ang bilog ay nagre-represent daw ng prosperity and wealth. Ang pangongolekta at pagbuo ng 12 bilog na prutas sa pagsalubong ng bagong taon ay sumisimbolo sa 12 sweteng buwan buong taon. Number 4. Tumalon ng pinakamataas. Tumalon ka at tatangkad ka. Isa sa mga paniniwala ng mga Pilipino na ang pagtalon ng pinakamataas ng saktong alas 12 ng gabi ay may kapangyarihang magpatangkad. Well, in my experience, parang napagod na lang ata ako kakatalon. Number 5. Open doors. Ang pagbubukas ng bintana, pinto, cabinets, drawers ay isa rin sa pinaniniwala ang swerte. Sa pamamagitan daw nito, pinapapasok at wine-welcome mo ang positive and good vibes sa bahay mo. Number 6. Polka dots. At dahil ang bilog nga daw ay nagre-represent ng wealth and prosperity, ang pagsusuot ng polka dots ay sumisimbolo din daw ng kasaganahan para sa susunod na taon. Mas maraming bilog, the better. Number 7. No to chicken. Madalas itong iniiwasang ihanda sa bagong taon. Dahil buong taon daw na magiging isang kahig isang tuka ang buhay mo buong taon. Number 8. Pagsabit ng ubas sa pinto. Pagpapapasok daw ng swerte at prosperity sa bahay. Mailan ding bansa kagaya ng Spain na ang pagkain ng 12 piraso nito ay nagdadala ng swerte sa 12 buwan sa isang buong taon. Number 9. Make some noise. Isa sa pinakakinarira nating mga Pinoy ang pag-iingay sa pagsalubong ng bagong taon. Para maitaboy daw ang bad vibes at malas, ang paggamit ng firecrackers o simpleng kaldero lang ay pwede na. May ilan din na nagbabasag ng plato o mga baso, pangtaboy ng malas sa parating na bagong taon. Number 10. Barya sa bulsa. Ang paglalagay ng barya at pag-alog nito habang nasa bulsa, habang pumapasok ang bagong taon ay nagdadala daw ng swerte at kasaganahan sa susunod na taon. Number 11. Ang Golden Rule tuwing January 1. Huwag na huwag daw gagastos o maglalabas ng pera sa pinakaunang araw ng taon dahil buong taon ng gastos at paglabas ng pera sa'yo. Ano-ano mang paniniwala, tradisyon o pamahiin ang gawin natin sa pagsapit ng bagong taon, isa pa rin ang sigurado dito. Ang pagtsatsaga, pagsisipag para umunlad sa buhay, pananalig at pagtitiwala sa Diyos ang pinakamabisang pagpapala. Never doubt God's capacity to provide. Sabi nga sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Happy New Year, everyone! Thank you for watching! Para sa mga susunod naming stories and facts, huwag niyo kaming kalimutang i-like and subscribe. And comment down below kung may gusto kayong stories or topics na gusto niyong gawin namin sa aming next video. Pahit na din po ng notification bell para updated kayo sa susunod naming videos.